Magandang araw po sa inyo. Ito po muli si Papa Rolly. Last time po ang aking ginawang video ay patungkol sa kung paano kumuha nitong OCP, magpa-title ng lupa gamit ang pre-patent. Ngayon naman po ang aking i-share sa inyo, since may titulo na po tayo, paano po natin malalaman yung shape nitong lupa o itsura ng lupa, yung boundaries niya, at saka yung kanyang area na nakalagay. Akin pong ipapakita sa inyo kung paano i-plot itong given bearings na may distances para malaman natin kung anong itsura ng lupa at yung area ang nakalagay dito. Kung yung area ang nakalagay dito ay tumatama gamit yung survey bearings at saka yung distance sa OCP ating tinanggap. Para po sa inyong kaalaman, ang survey po ay nanggaling sa cadastral map. Ito, CAD 849D. At ang aking ipapakita po sa inyo ay ito pong lupang ito. So, magkakaroon po tayo ng idea na ang lupa dapat yung bearing ngayon ng survey data, ang bearings at with distances, dapat ganito yung maging itsura niya. Ganyan po ba yung nakalagay doon sa titulo at yung area po ba niya na nakalagay sa titulo ay pag-plinat po natin yung given bearing survey data ay ibibigay niya yung ganung area. Yan po ang aking ipapakita naman sa inyo kung paanong i-plot yung survey data at kunin yung area ng survey gamit po ang isang software na pan-drawing na tinatawag na AutoCAD. Kung kayo po ay interesado, simulan na po natin. Makikita po sa inyong screen yung given na survey data, yung meron po siyang bearings, ito, at meron po siyang distances, at meron siyang line, ito, 1, 2, ang kanyang bearing po ay south, 40 degrees, 10 minutes, papuntang west, yan po ibig sabihin yan. Ang tie point po niya ay doon po sa BLLMM, benchmark M po. Yung LLM, hindi ko po alam yung dalawang LLM, pero benchmark po yan. Ginagamit po ito sa pang-survey. Bali, ang tie point po niya ng 1 ay simula po rito sa BLLM ay meron po siyang distance na 1,599.9 meters at ang kanyang bearing ay north 25 degrees 5 minutes kapuntang west. So, ibig sabihin, yung 5 minutes po, i-convert mo lang yung din sa degrees. Paano po siya i-convert? Yung 5, i-divide mo po ng 60 yan, magiging degrees na po yan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya i-convert. At ano po ang ibig sabihin ng north 25 degrees, 5 minutes pa west? Papakita ko po sa inyo. Para sa ating pag-plot, alam niyo po kung paano gawin. Ay naman dun sa may cadastral data, ito yung ating lupa na ipa-plot. Dapat ganito yung kanya maging itsura. So, ayon po dun sa data, yung tie point 1 ay meron po siyang bearing na north 25 degrees, 5 minutes papuntang west at meron siyang distansya na 1,599.9 from the BLLM o benchmark number 1. So, ganito po yung unang yung gagawin ay isulat nyo itong parang cross. Ito po yung north, south, west, at east. So, ito po ay yung BLLM number 1. Yan.
So, ang direction niya ay northwest, 25 degrees. Ibig sabihin, from north papuntang west. So, paganyan. Tapos, yung angle na to, yung ibig sabihin nun, ito yung 25 degrees and 05 minutes. Yan po yung ibig sabihin nun. Yung north, 25 degrees, 5 minutes, pag towards west. Ganyan po ang pagpa-plot nun. Yan ang ibig sabihin nun. Tapos, ito pong, ito yung number 1. At ang distansya nitong 1 hanggang dun sa BLLM ay 1,599.9. Yan po ang ibig sabihin niyan. Yung sinorbay nila. So, dahil meron na po tayo ng isa, ang gagawin naman po natin ay lagyan uli natin to ng cross. Ito po yung point number 1 nila. Ito yung north. Ito yung point number 1. South, west, east. Papunta naman po sa number 2. Yan. Yung bearing ng number 2 ay from 1 to 2, ang bearing niya ay south towards west, 40 degrees and 10 minutes. So, ibig sabihin, south towards west, papunta sa west. So, igaganon natin. Ito po, out of scale muna, pinapaliwanag ko lang. Ito naman yung point number 2. Wala tayo kasi ng scale. Pinapaano ko lang kung paano magiging. Tapos ito, ang angle nito ay 40 degrees and 10 minutes. Yan po ang ibig sabihin yan. South, 40 degrees and 10 minutes. At meron siyang distance na 103.12 meters. So ito, 103.12 meters. Ito po in meters yung distansya natin. So, ganun siya. Pababa. At yung line 2-3 naman po ay meron siyang bearing na ito po yung north, south, west, east. Meron siyang bearing na meron siyang bearing na 36 degrees, 39 minutes towards west at 51.22 meters. So, halos kalahati nito. 36 degrees. So, alam niyo naman siya na halos kalahati ng distansya. Ito yung point number 3. Ito yung 2. At yung angle niya, northeast, ito. Yung angle nito ay yung angle niyan ay 36 degrees and 39 minutes. 36 degrees, 39 minutes. At ang kanyang distance ay 51.22 ito. 51.22. So, ganyan na. Nakikita natin. Yung kanya namang from line 3 to 4, northwest din siya. So, ibig sabihin, meron tayong paganyan. Ito yung north, south, west, east. At meron siyang angle na 76 degrees, 29 minutes. So, medyo nakahiga ng konti. Ganyan. So, point na yan. Yung angle na yan ay 76 degrees, 29 minutes, at meron siyang distance na 15.06. Ito yung number 4. At yung 4 to 5, meron siyang northwest, 16 degrees, 109. So, yun. So, meron na naman siyang northwest uli yung ano niya. Ito yung ating north. Kaya lang 16 degrees, medyo steep ng konti, ganyan.
100. Yung angle na to, itong nasa loob na to, yung angle na yon ay 16 degrees. Tapos yung ito ngayon yung number 5. At ang distance niya ay 109.05 meter. At yung 5 to 6, meron siyang angle na northeast 84 degrees 23 minutes. So ito yung north, ito yung east, northeast, ito yung northwest, ito yung north papuntang east. Ang angle niya ay pag ganun 84 degrees 23 minutes, so malapit doon. At ang distance niya ay 116. So, ito more or less lang ha. Hindi kasi naka-scale eh, pero wala tayong scale. So, pero makikita natin sa AutoCAD mamaya. Ito naman yung number 6. At yung 6 to 1, ito yung ating 1, ito yung 6. Ang bearing niya ay, ito muna, isulat muna natin yung bearing nito. Yung bearing niya ay 84 degrees, 23 minutes. Yan. Yung 6 to 1, meron naman siyang bearing na 1737 towards east. Ito yung south, ito yung east. So, ibig sabihin, bearing niya papunta rito, ito, papunta dun sa 1, ito. Itong bearing na to, ang kanyang internal angle ay 17 degrees 37 minutes. At siya ay may distance na 86.05 meter. Yan. Yan. Ito po yung pagpa-plot niyan. Kung may protractor sana tayo tsaka scale, mas maganda yung magiging ano niya. Pero ganito po yung magiging itsura niya. Ngayon, ikukumpara natin dito yung sa cadastral. Kung makikita niya, di ba, parang kaparehas, di ba? Yan, halos magkaparehas. Ito kasi naka-scale. Ito ay hindi siya naka-scale. Pero ganyan yung mangyayari sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, yan yung kanyang line. Ibig sabihin, ng line ay from line 1 to 2, may bearing siya na south towards west na 40 degrees, 10 minutes. At meron siyang distance na 103.12, katulad ng sinasabi dun sa may survey data. Yung from 2 to 3 naman, meron siyang internal angle na north towards west na 36 degrees, 39 minutes. At meron siyang distance na 51.22 meters. Siya nga po pala, ang ating distance dito ay meters at ang ating angle ay in degrees. Kasi sa iba, ano na, yung coordinates nila, by number na Cartesian. Ito, ano, ang ating po palang bearings ay given ay in angle, kaya in angle po natin siya ipapakita, meters. So, ito po yung ipa-plot naman natin doon sa AutoCAD. Meantime, pinakita ko lang sa inyo to para at least magkaroon kayo ng idea kung paano i-plot at by manual. Wala nga lang tayong ginamit na protractor at saka scale, kaya hindi po siya naka-scale. Pero ganyan po halos yung kanyang magiging itsura. Papakita ko naman po sa inyo kung paano naman siya i-plot gamit po ang software na AutoCAD. Bago po natin simulan yung sa AutoCAD, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo sa AutoCAD na ang angle po niya ay laging ito po yung north, ito po yung south, ito yung west, ito yung east. Ang kanyang pagsukat po ng angle ay laging nagsisimula doon sa may east. So, pag ganyan. Halimbawa, meron siyang north towards west na 25 degrees and 05 minutes.
Ang total angle niya po kasi pag drenon niya yan, dapat ito pong buong to. So ito po ay 90 degrees. 90 degrees plus 25 degrees and 0.5 minutes. Yan po yung kanyang magiging total angle para po ma-plot itong line na to. Ayan po yung gagamitin natin sa angle. So, ang gagamitin po natin command, usually doon ay pagka ganitong degrees ay pag sa distance, maglalagay tayo ng at, tapos yung distance na to, 1.5, makikita nyo mamaya, 0.9. At ito po, yung minutes na i-convert po natin sa, ano to, sa degrees, yung minutes. Ang equivalent po niyan ay 5 over 60. Yan po ang magiging ano niyan sa degrees. So, yung total angle po nito in degrees. So, ang total angle nito in degrees from east papunta sa my line. Yan po natin yung 5 divided by 60. Equals 0.08 plus yung 25 degrees. Ito po, in degrees na po yan. Tapos, plus 90. So, ang magiging ano ay 115.08. Tapos, 3333. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 3. Kaya, ang pagsusulat puro na yung angle ay ganito, susulat po natin yung doon, 115.08333333333. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Yan po ang itatype natin doon sa command, doon sa my AutoCAD. Makikita nyo po ito mamaya. So, papakita ko po sa inyo. Sa AutoCAD po pala, ang command ng, kasi ang gagawin natin, ang line ay L, ang polyline ay PL. Ito yung command niya. Kung makikita niyo mamaya ito, tatype ko yung L at saka yung PL. Yun po yung shortcut command. Yung line po ay isang line lang. Ibig sabihin isang dito. Yan, line. Pag polyline po, ibig sabihin pwede po kayong mag, ano lang line na dire-diretso. Ito po pwede pong dire-diretso ito eh, para maging close. Makita natin yung area. Ito maging close. Ito, ang command lang natin dito ay line. Kasi hindi siya part ng lote. Kundi, yung layout lang niya from benchmark number 1 papunta doon sa point 1, yung tie point niya. So, makikita niyo po itong mga command na ito mamaya. Ang computer na gagamitin natin yung AutoCAD software. So, ang yami lang natin, gagawa tayo ng line. Pindot tayo ng L. Ayan, first point. Any point po. Kasi wala naman tayong exact ano. Hindi naman natin alam yung exact. Kung dito, ito ibig sabihin, ito yung location ng BLLM1. Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, itatype natin yung at. Pagtaas ng at, yung distance niya sa papuntang 1, 1,599.9. Tapos yung angle. Ang angle po natin in degrees ay from east to internal line from east to papunta dun sa line ay 115.08 tapos pitong 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 tapos enter po natin. Ayan na po yun. Ayan po siya. So, simula po dito, lagyan natin ito ng C-circle para pumano natin at mag-type po tayo D-tex. Maglagay po tayo ng text. 215 size. Ito po yung BLLM number 1. Lakayin natin. Lakayin natin 25 para kita. Yan po yun. Tapos itong C.
dito. Para lang po makita natin. Siguro ang diameter niya gawin lang natin 10 para hindi ganun malaki. Yan. Tapos, i-copy natin. I-copy natin to. Ito po yung number 1. Yan, number 1. Kung gusto nyo pa makita yung internal angle ng bago. Bago po pala kayo magsimula, tayo lang ginagamit natin ang ating measurement ay in meters at saka yung angle natin ay in bearing. I-check niyo yung ano, i-check natin yung drawing units. Yan, ito, makikita nyo in meters, tapos yung ano niya, in degrees. Yung angle niya is in degrees. So, dapat yung mga angle natin, ko-convert natin siya lahat sa degrees. Okay? Ito, kung gusto natin makita yung internal angle nito, katulad ng sinasabi kanina, di ba, 25 degrees and 5 minutes. Ang katumbas nun ay 25.08333 degrees. So, pindutin lang natin itong angular distance. Yan, makikita nyo. 25 degrees. Ito, pagka merong ano kasi, naka-hole siya, pero kung lalagyan mo ng decimal yan, lagyan natin ng decimal sa unit. Kasi niya, precision niya 0 eh. So, lagyan natin ng at least mga 4 yan. Okay. So, kung gagamitin natin yung angle na yan. Ayan. Makikita niyo, di ba? Okay. Yan, internal angle niya. 25 degrees 25.08333 degrees papunta dito. Na i-plot na natin yung from VLM number 1 to point 1, yung kanilang tie point. Ang next naman ay ipa-plot natin dito ay yung sa lupa. Ngayon, bago natin i-plot yun para hindi kayo maguluhan mamaya, yung kanyang given angle, yung kanina, di ba, ito internal angle yun, di ba? Ang sa AutoCAD kasi, yung sa measurement natin in degrees. Kaya itong minutes na to dapat may convert na natin to sa degrees. Itong 10, di-divide natin ng 60 plus 40 degrees. So, meron siyang internal angle, mako-convert natin siya sa 40.16667 degrees. Yan po yung kanyang sample. Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, ang measurement mo ano, ay from east papunta dun sa line. So, ito from east papunta dito sa line, di ba? Ngayon, since na meron siyang 40 degrees simula doon, ito kasi 90 degrees plus ito 90 degrees hanggang dito. From east to south, ibig sabihin meron siyang 270 degrees. Tapos babalik tayo para hanggang doon lang siya sa line minus yung 40.16667 degrees. So, ang angle from east papuntang line ay clockwise kasi ang kanyang measurement. So, meron tayong 229.83333 degrees. So, yun ang kanyang ano. Ganun din dito. Yun ang pagka from east papunta rito, pagka ang angle niya ay south to west, 270 minus yung internal angle. Paano naman pagka yung north to west, di ba? Ang magiging ano naman niya ay itong east to north ay 90 degrees, ipa-plus mo yung internal angle niya. So, convert mo ulit yung angle na 39 minutes into degrees, magiging 0.65, so plus 36 degrees, so 36.65 degrees ang equivalent niya sa degrees, plus 90, ito yung angle ng north to east is 90, so magkakaroon ka ng internal angle is
to line na 126.65 degrees. Yung ating angle ang lagi magsisimula sa east papunta dun sa line, tas counterclockwise siya. Ganun din dito. Yan. Pagka naman north to, south to east, di ba? So, from east to south, 270 yung plus, tas i-convert mo muna ito, 37 degrees into minutes, 0.66. So, ang equivalent nito ng 17 degrees, 37 minutes ay 17.66667 degrees. At tapos, plus 270, ito yung magiging angle niya, yan, pag-anon. Bali yung tinutukoy ko ay ito, pag-anyan. Yan, angle niya. So, itong mga angle na to at distances, i-input natin, titingnan natin ngayon kung magiging kamukha nga nito. At yung area naman ay kaparehas ng nasa dokumento o survey data. So, i-input na natin. So, ang naman natin ngayon, gagamitin natin na, gagamitin yung sinabi ko kanina ay polyline para dire-diretso. So, meron tayong PL. Mag-i-start tayo dito. 1 to 2. Ang 1 to 2 natin ay ang distance niya ay 103.12 meters. At meron siyang angle na may convert na kanina. So, 229.8. Ayan. Mabuti ipakita natin para mas malaki na yan. Makita natin. Tapos, yung pangalawa naman, distance at may distance siya na 51.22 yung from 2 to 3. At meron siyang angle na 126.65. Yun na po yung may convert na natin from east papunta sa line. Enter natin. At from line 3 to 4, meron siyang distance na 15.06. Meron siyang angle na 76 degrees 29 minutes. So, may itatype natin siya sa 166.48333. Yan na. Tapos, meron yung from line 4 to 5, meron siyang distance na 109.05 meters. At meron siyang angle na 166. Meron siyang 16 degrees plus 90, 106 degrees. At yung grid line 5 to 6, meron siyang distance na 116.31. At meron siyang angle na yung 84 degrees 23 minutes, magiging 5.61667 from east, kung ang pagbabasihan na yung east. At yung grid line 6 to 1, meron siyang distance na 86.05 meters. May angle siya na yung 17 degrees 37 minutes. Ko-convert na natin siya sa from to east, so 287.61667. Tapos enter lang po natin. Tingnan po natin kung nag-close. Minsan hindi eh. Ayan. Kung mapapansin niyo, di ba hindi nag-close? Kasi nira-round off natin. So, sa computer kasi minsan tinatype na lang doon na C para close siya, para mag-meet. Pero ang survey talaga nila, hindi siya nag-close. Meron siyang discrepancy.
Maring sa round off natin o sa pag-survey nila, hindi mag-close. So, ang gagawin nyo lang, pagka ganyan, i-click mo lang yan para i-close natin. Yan. Kasi pag hindi siya naka-close, hindi siya magbibigay ng area. Mamaya. So, ganito yung itsura ng ano. Move natin ito. Ito yung point 1. Ito yung 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung 6. Ito yung 5. Ito yung point 4. Point 3. At ito yung 2. Line 1 to 2. 2 to 3. 3 to 4. 4 to 5. 5 to 6 yan para po maintindihan ninyo. So, ganito po yung kanyang magiging itsura. So, tingnan po natin dun sa ano kung ganun nga yung itsura. Ito yung itsura nito. Itong isang to. Ang makikita nyo, di ba? Yun. Di ba? Tama. Ganun yung itsura. Ngayon yung area naman niya, base doon sa survey data ay 14,284. 14,284 nga kaya yan. So, ang gawin nyo, i-click nyo itong line na to sa AutoCAD, i-click nyo to, tapos i-right click, kunin yung properties, ayun, 14,283.45. So, may konting diferensya lang. Ngayon, kung gusto nyo i-stamp dito yung area, i-stamp natin dito yung area nito, kunin mo lang to, itong line na yan, tapos i-right click mo, i-edit natin, tapos right click, yung insert field, object, choose natin, select subject, yan yung area, object, area, decimal, okay, additional format, kung kunyari gusto mo siyang yung prefix niya, lagyan mo ng area, tapos yung suffix niya, lagyan natin ng meter, tapos yung kanyang 1000, lagyan natin ng comma. Okay, so ibig sabihin ito, yung area niya. Ngayon kung, yeah, nakikita nyo ba? Kung gusto mo naman itong palitin, anin mo yung height na 10 para pumasok sa loob. Yan. So, ibig sabihin, yung area nito ay 14,283. So, may difference lang siya na 1 square meter. Teka lang. Hindi pala 2 meter, square meter. Edit. Edit natin to. Edit natin yung field. Additional area. Ito dapat square meter. Kasi area yan. Yan. Sorry. Nagkamali tayo. So, lagyan natin ito ng points para pagka ginalaw mo ito, ito pag naglagay ka ng area dito gamit kong line na ito, pag binago mo ito, babago din yan. Pagka ginano mo, pag nag-regime ka, ayan, mababago yung area, di ba? Kaya dapat, yan, binalik mo, nag-regime ka, kasi naka-type siya dito sa line, itong area to. So, pag ginalaw mo yan, mababago din yung area.
So, yun lang guys. Ito yung aking pinakita sa inyo. Yes, indeed. Yung survey data, yung bearings at distance, nagbibigay nga siya ng ganong shape base dun sa may cadastral survey. Yung itsura niya. At yung area niya ay may konting diferensya lang kasi hindi nag-close kanina, pero maliit lang na area, 1 square meter. So, tumatama, di ba? So, kaya ko lang ito pinakita sa inyo, at least kung meron kayong mga titulo ng lupa at gusto nyo makita yung shape ng lupa, pwede nyo i-plot through yung manual. Pagka manual ganito, gagamit lang kayo ng protractor tsaka scale. Pagka gusto nyo naman by software ng pag-drawing o AutoCAD, ganito. Yan. Yung paano i-input yung distance at tsaka yung lines nito, paano siya yan sa AutoCAD, itatype nyo lang yung at distance tapos angle, yung angle nya into degrees. At lang, huwag mo kalilimutan na yung AutoCAD, ang binibigay niyang angle is from east counterclockwise papunta dun sa line nyo. So, kung katulad nito, i-input mo siya, so, at distance na 1599, yung kanyang angle is from east papunta dun sa line, so, 90 degrees, northeast 90 degrees plus 25.08 333 degrees, so magiging 115.0833 degrees. Ganyan ipapasok niyo. So, yun lang guys. So, na-prove natin na yung given survey data dito, yung bearings at distances, ay nagbibigay nga ng ganitong itsura at kung ano yung area na nakalagay dito sa may titulo, ganun din pagka-print mo siya gamit tong software na AutoCAD. So, tatapusin na ang aking pagbablog. I hope na meron kayong na-pick up dun sa aking ginawang pag-explain kung paano i-check yung shape ng inyong lupa at saka yung area niya na nakalagay doon gamit ang AutoCAD. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Rolly. Nag-iiwan ng maraming pagpapasalamat. Bye! Bye!